Magandang araw muli mga bata. Narito na naman po si Teacher Sarrah upang maghatid sa inyo ng isang bagong kwentong inyong kagigiliwan. Ang pamagat ng ating kwento ngayong umagang ito, May Monster si Kuya. Ito ay kwento ni Segundo D. Matias Jr. at ginuhit naman ni Gadi Madueño. Larawan ng isang masayang pamilya sina Beatriz. Nakatira sila sa isang sikat na subdivision sa Quezon City. Tuwing umaga ay sabay-sabay silang nag-aalmusal. Laging nagkikwento ang kanyang daddy tungkol sa trabaho nito sa isang kilalang kumpanya at ganun din ang kanyang mami na isang manager naman sa isang malaking bangko. Hindi papahuli sa kwento ang kanyang Kuya Ryan. Lagi nitong ibinibida ang matataas na grado nito. Pangarap kasi nito na maging isang tanyag na doktor balang araw. Kuya, bakit gusto mong maging doktor? Di ka ba natatakot sa dugo? Laging iyon ang tanong ni Beatriz sa kanyang kuya tuwing mapag-uusapan ang pangarap nitong maging doktor. Kailangan kong maging matapang. Paano ako makapanggagamot kung hindi ko lalakasan ang loob ko? Isa rin kasi sa mga pangarap ko ang makatulong sa mahihirap sa mamamagitan ng libreng panggagamot sa kanila. Iyon ang laging sagot ng kanyang Kuya Ryan. Mahal na mahal si Beatriz ng kanyang kuya. Lagi siyang dinadala nito ng pasalubong. Nagkikwentuhan sila at naglalaro sa swing sa kanilang hardin pagka-uwi nito sa bahay galing sa eskwelahan. Tuwing birthday naman nito ay hindi siya nakakakalimot na bigyan nito ng regalo. Ganoon niya kamahal ang kanyang kuya, kaya mahalaga sa kanya ang bawat sandali na kasama niya ito. Ngunit nitong mga ilang araw na nagdaan, napansin ni Beatriz na hindi na dumarating sa oras ng pag-uwi ang kanyang kuya mula sa eskwelahan. Lumipas pa ang ilang buwan. Yaya, bakit laging ginagabi si kuya? Namimiss ko na ang paglalaro namin. Hindi ko alam, Beatriz, sagot ng kanyang yaya Biring. Pero may kutob akong may sakit ang kuya mo. Nag-aalala siya sa sagot ng kanyang yaya. Ilang beses nang sinubukan ni Beatriz na puntahan ang kanyang Kuya Ryan sa kwarto nito. Pero laging nakakandado iyon. Tuwing pupuntahan naman niya ang kanyang mami at daddy para kausapin ang mga ito, ay wala siyang makuhang sagot. Laging malungkot ang kanyang mga magulang. Mami, bakit po palagi kayong umiiyak? Iiling lamang ito at tila hindi nila malalaman kung ano ang isasagot sa kanya. Hanggang isang araw ay may isang puti at malaking sasakyan na pumarada sa harap ng kanilang bahay. May limang nakaputing uniforme mga lalaking lumabas mula roon. Umiiyak ang kanyang mami at daddy habang kinukuha ng mga lalaki ang kanyang kuya palabas ng bahay. Nakatali sa likod nito ang mga kamay ng kanyang Kuya Ryan. Sa pamamagitan ng mahabang manggas ng suot nitong jacket na puti, nagpapapalag ito at sumisigaw. Takot na takot si Beatriz sa itsura ng kanyang kuya. Halos hindi niya makilala ito sa haba ng buhok at balbas nito. Napakarumi pa ng katawan nito na parang ilang araw nang hindi naliligo. Sinikap niyang kausapin nito. Kuya! Pero biglang nanlisik ang mga mata nito. Hindi siya nakilala ng kanyang mahal na kuya. Tumakbo siya sa kanyang yaya Biring na wala ring tigil sa kakaiyak. Yaya! Yaya! Ang kuya! Parang monster! Isang gabi ay naglakas loob si Beatriz na tanungin ang kanyang mami. Nasa ospital ang iyong kuya. Uuwi rin iyon kapag magaling na siya. Ano ba ang kanyang sakit, mami? Beatriz, tama ka. May monster na pumasok sa katawan ng Kuya Ryan mo. Kailangang dalhin siya sa ospital para tanggalin ang monster. Bakit ganun, mami? Ang bait naman ng kuya ko. Paano po nangyari iyon? Nakilala niya sa school ang monster. Nagpatuloy ang mami ni Beatriz sa pagkikwento. Isa sa mga kaklase niya ang nagpakilala ng monster sa kanya. Sumama siya roon. Pumayag si kuya na sumama sa monster? Oo, nagbait-baitan lamang pala ang kanyang kaibigan. May dala itong mga gamot na ibinenta sa kuya mo. Sabi nito sa kuya mo na maganda ang magiging pakiramdam niya kapag ininom niya ang gamot. Makakarating daw siya sa paradise at makakalipad siya sa langit kasama ang mga ibon. Bumili siya ng gamot na inaalok sa kanya.
hanggang sa nagustuhan niya iyon. Kaya pala laging nauubos ang allowance niya dahil pinambibili niya ng gamot na iyon. Hanggang ang gamot na kanyang natikman ay lumikha ng napakalaking monster sa kanyang katawan. Kapag hindi gumagamit niyo ng kuya mo, nagagalit ang monster. Kaya kailangan niyang bumili ng bumili. Pati ang kanyang relo at iba pang alahas ay naibenta na niya para mapakain lamang ang monster. Alam mo ba na pati kotse ng iyong daddy ay naibenta niya nang hindi namin nalalaman? Kaya nga sa kalaunan ay wala nang kakilala ang kuya mo. Pati ikaw, hindi ba? Kasi pati isip niya ay sinira na ng monster. Parang naging monster na rin siya at nawala na sa sarili. Matamang nakinig si Beatriz sa kwento ng kanyang mami. Paano na si kuya? Paano aalisin ang monster sa kanya? Mami, gusto ko nang makalaro si kuya. Niyakap siya ng kanyang mami. Ako man anak, namimiss na namin ng daddy mo ang kuya mo. Ipagdasal mo na mawala ka agad ang monster sa kuya mo ha. Tumango lamang si Beatriz. Isang araw, dinalo ni Beatriz kasama ang kanyang mami at daddy ang kanyang kuya Ryan sa ospital. Nilapitan niya ito. Kuya? Pero hindi pa rin ito tumitinag. Bumaling siya sa kanyang mami. Mami, nasa loob pa rin ang monster? Tumango ang kanyang mami. Oo, kailangan pa siyang gamutin ng mga doktor, anak. Walang nagawa si Beatriz kundi iwan na lamang ang kanyang kuya sa ganong kalagayan sa loob ng ospital. Umaasa siya na sana ay gumaling agad ang kanyang kuya nang sa gayon ay makalaro na uli niya ito. Magiging masaya na uli silang mag-anak. Higit sa lahat, matutupad na ng kanyang kuya ang pangarap nitong maging isang doktor. Gagaling ba ang kuya, mami? Tanong niya habang naglalakad sila palabas ng ospital. Sana, anak. Sa lalong madaling panahon, kapag naging masunurin ng iyong kuya sa mga doktor, tiyak na gagaling siya. Tuluyan ng mawawala ang monster sa kanyang katawan. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga bata, sa umagang ito? Tiyak akong marami kayong natutunan batay sa kwento. Ako nga muli, si Teacher Sarrah. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam at magandang araw sa inyong lahat!